Totoo ba ang impyerno? Ang impyerno ba ay walang hanggan? Ang impyerno ay totoo at ito ay isang lugar ng kadiliman kung saan itatapon ang mga taong makasalanan at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Doon ay hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy doon ay hindi napapatay. Ganito inilalarawan sa Biblia ang impyerno. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi na ang impyerno raw ay may katapusan. At lalong huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabi na nakarating na raw sila sa impyerno at nakita raw nila doon ang mga taong pinapahirapan ng mga demonyo. Wala pa pong impyerno sa ngayon dahil pagkatapos pa lamang ng paghuhukom ito magliliyab at doon pa lamang ipapatapon ang mga masasamang tao dito. At imposible rin na pinahihirapan ng mga demonyo ang mga taong mapupunta roon dahil ang Diablo at ang kanyang mga kampon ay kasama rin sa walang hanggang paghihirap. Siguro ay iniisip mo bakit ang isang mapagmahal na Diyos ay magpapadala ng mga tao sa impyerno upang magdusa ng walang hanggan para sa mga kasalanang ginawa nila sa maikling panahon lamang. Mga kapatid, ang Diyos po ay mapagmahal. Ngunit siya rin ay isang makatuwirang hukom at hindi niya hahayaan na ang mga makasalanan ay hindi mapurusahan. At lalong hindi niya hahayaan na manatili ang kasamaan magpakailanman. At pakatandaan mo, hindi tayo sa tao nagkakasala, kundi sa Diyos at ang Diyos ay walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga hindi matuwid ay bubuhaying ding muli at bibigyan ng mga immortal na katawan upang mapagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan sa impyerno nang walang hanggan. Sa makatuwid, ang katuruang ang mga kaluluwa daw ng mga tao sa impyerno ay masusunog ng tuluyan at mawawala sa existence ay hindi totoo. Ngayong alam na natin ang katotohanan tungkol sa impyerno, ang natitirang katanungan na lamang ay ito, diretso ba sa langit o sa impyerno ang kaluluwa ng mga namatay? Upang maipaliwanag ang paksang ito, ay aralin muna natin ang parabola ni Lazaro at ng mayaman. Si Lazaro ay kumakatawan sa isang matuwid na tao at nang siya ay namatay, dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham o sa paraiso kung saan siya ay inaaliw. Ang mayaman naman ay kumakatawan sa mga hindi matuwid at nang siya ay namatay, siya ay napunta sa isang lugar kung saan siya ay naghihirap sa apoy. Sa makatuwid, ang kaluluwa ng mga namatay ay napupunta muna sa Hades o sa daigdig ng mga patay. At ito ay may dalawang magkahiwalay na bahagi na hindi maaaring tawirin ninuman, ang paraiso at ang lugar ng pagpapahirap. At bilang patunay, nang namatay ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kaluluwa ay napunta sa paraiso noong araw ding iyon. Sa loob ng 3 araw na siya ay nandoon, ipinangaral niya ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nausgahan, ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit hindi naiwan ang kanyang kaluluwa sa daigdig ng mga patay sapagkat pagkaraan ng 3 araw, siya ay bumangon mula sa mga patay nang may maluwalhating katawan. At sa katawang ito ay kaya niyang makapasok sa isang silid kahit nakasara ang mga pinto. Ngunit maaari pa rin siyang mahawakan at maaari pa rin siyang kumain. Pagkatapos ng 40 araw, siya ay umakyat na sa langit, sa kanang kamay ng Diyos. At siya ay buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak niya ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Siya ang unang binuhay mula sa kamatayan. At kung ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesus ay nananahan sa iyo, ikaw ay bubuhayin din niyang muli sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay mabubuhay rin magpakailanman. Tandaan, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay dahil siya ang Diyos ng mga buhay. Sapagkat ang mga taong nasa Hades, matuwid man o hindi, ay nananatili pa rin patay o mga espiritong walang katawan. At para maging isang living soul, ang isang espiritu ay dapat mayroong katawan. Lahat po tayong mga hinirang ay bibigyan ng mga maluwalhati o immortal na katawan, tulad ng katawan ng ating Panginoong Hesus noong siya ay muling nabuhay. At sa katawang ito, ay maaari na po tayong manirahan sa piling ng ating Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo sa bagong langit at lupa. Sa istorya ni Lazaro at ng mayaman, ay makikita rin natin na sila ay pareho may malay, may pakiramdam, may alaala, nakakapagsalita, at nakakagalaw. Ibig sabihin,
ang kaluluwa ay hindi natutulog pagkatapos ng kamatayan. Ngunit hindi ba't ang sabi sa mga ngaral, chapter 9 verse 5, ang mga patay ay walang anumang nanalaman? Basahin mo muna ang kasunod na talata. Sa verse 6, sinasabi dito na wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa ilalim ng araw o sa mundo ng mga buhay sapagkat sila ay nasa daigdig ng mga patay at hindi nila tayo nakikita o naririnig, ni hindi rin natin sila nakikita o naririnig. Kung gayon, bakit may mga taong nakakakita ng multo? Totoo ba ang mga multo? Ang pinakamagandang halimbawa para ipaliwanag ang topic na ito ay ang nangyari kay Haring Saul. Namatay si Haring Saul sapagkat hindi siya naging tapat sa Diyos at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu na namatay na, ang Witch of Endor, at hiniling niya na tawagin nito ang espiritu ni Samuel. Pagkatapos ay nakakita siya ng mga Diyos na umakyat mula sa lupa. Sa banal na kasulatan, ang mga Diyos sa may maliit na di ay laging tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan at sa kasong ito sa mga fallen angels o sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito. Kaya't ang nakita ng Witch of Endor ay hindi ang totoong Samuel, kundi isang familiar spirit. Ang mga familiar spirits ay may kakayahang gayahin ang anyo ng sinumang tao, tulad ng ating mga yumaang mahal sa buhay, at maaaring nila tayong ayain na sumama sa kanila sa daigdig ng mga patay. At iyon ang dahilan kung bakit ipinagbabawal sa atin na makipag-usap sa mga patay, sapagkat hindi tao ang ating mga kausap, kundi mga demonyo. Anyway, mabalik tayo sa main topic, ang lugar kung saan naroon sina Abraham, Lazaro, at ang magnanakaw sa krus ay ang paraiso na nabanggit ni Pablo sa 2 Korinto chapter 12 verse 3 to 4. Dito pansamantalang naninirahan ang mga tapat na hinirang ng Diyos habang hinihintay ang muling pagkabuhay sa huling araw o sa araw ng paghukom. Ngunit hindi ba't ang sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom? Again, basahin mo muna ang kasunod na talata. Dahil sa verse 28, ang sabi dito, si Kristo ay muling darating upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. At sa Kanyang pagdating bilang hari, ay hahatulan niya ang mga buhay at ang mga patay. Sa Kanyang pagbabalik, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay unang bubuhayin at bibigyan ng hindi nabubulok na katawan. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap o ira-rapture kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Sa mga tawid, hindi lahat sa atin ay makakaranas ng kamatayan. Hallelujah! Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay makikita ng lahat, maging ng mga nagpapako sa Kanya. Kaya huwag maniniwala kaninuman na siya ay nagbalik na. At huwag ding magpapalinlang sa doktrina ng pre-tribulation rapture sapagkat ang second coming at ang rapture ay mangyayari sa iisang araw. Kaya walang second chance para sa mga maiiwan ng rapture sapagkat literal na katapusan na ito ng mundong alam natin. Nang sinabi ni Pablo na mas gusto pa nilang iwanan ang kanilang katawan at makapiling na ang Panginoon, inilalarawan lamang niya kung gaano sila kasabik na maisuot ang katawang panlangit. Kaya bago mo i-interpret ang isang partikular na talata, ay alamin mo muna ang context. Ang lugar ng pagpapahirap sa Hades ay hindi pa ang impyerno, sapagkat ang impyerno ay magliliyab pa lamang sa araw na paghukom. Sa araw na iyon, iluluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, at iluluwa din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at ang bawat tao ay huhusgahan ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itatapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang Hades. Marahil ay iniisip mo, kung ang mga hindi matuwid ay pinahihirapan na sa Hades, bakit kailangan pa ang araw na paghuhukom kung sila ay tila ba nahusgahan na? Mga kapatid, alam na po ng Diyos kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi bago pa man likhain ang sanlibutan. At alam ng Panginoon kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Kaya magtiwala lamang po tayo sa Panginoon at bago mahuli ang lahat, tayo ay magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. Dahil ang oras ay patapos na at ang kaharian ng Diyos ay malapit na.